Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abraham na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, ano bang gantimpalang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin agmang bamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas niya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nananalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abraham, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako na isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin na isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat na iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling ng araw, nakatulog na mahimbing si Abraham at nagkaroon na isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumadaan sa pagitan na pinatay ng mga hayop.
At nang araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, antipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, antipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Siya ay purihin sa ubi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yaong lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang umalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos sa unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po. Lagi mamumungang malwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti
ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanila ang mga gawa ng mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. At mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Kung kayo po'y tatanungin ko kung alin po ang mas pipiliin ninyo, kung ang isang biyahe, ang piloto ay napakaganda ng kanyang take-off o yung paglipad, pag-angat sa lupa, o mas pipiliin nyo yung mas magandang landing, pagbagsak, pagdating sa hantungan. Siguro sasabihin nyo, siyempre, Father, okay na sa amin yung matagtag yung angat, basta mas ligtas yung bagsak at pagbaba. Dahil aanin mo ang magandang simula kung ang katapusan naman ay hindi. Sa mga naglalaro ng basketball, mas gusto nyo bang lumamang ng 20 puntos sa first quarter o lumamang ng isang punto sa last quarter? Siyempre sasabihin nyo, okay lang sa akin, Father, kahit isang punto, basta sa last quarter. Dahil aanin mo, kahit lumamang ka ng 40 sa first quarter, kung sa dulo ng laban, talo ka pa rin. Patapos na po ang eskwela, lalo na sa mga public school. Kung papipiliin kayo sa inyong mga anak na 90 sa first quarter, pero 74 sa last quarter, alam nyo na ang sagot. Okay na sa akin yung 75. Basta po masa sa last quarter. Naiintindihan na po nyo siguro kung anong gusto kong ipunto. Kadalasan, hindi yung simula ang mas mahalaga. Bagkus ang mas mahalaga ay ang pagtatapos. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus sa Sareno ang kahalagahan ng bungang mabuti. Alam natin ang bunga sa punong kahoy, nangyayari ba yun sa simula? Sa punong kahoy, ang bunga ang huling-huling nangyayari. Dahil alam natin yan, kung mga, lalo na yung mga plantito at plantita nung pandemya na nagtatanim ka, umuusbong, nandyan ang sanga, nandyan ang dahon, pero sa huli, ang bunga. At ganito rin daw po ang paglalakbay sa buhay pananampalataya. Kaya nga't pinapahalagahan ni Jesus sa Sareno ang mabuting bunga. Sapagkat sa bandang huli, anuman ang ganda sa simula. Kaya nga sabi niya, may mga bulaang propeta na sa umpisa, sa unang tingin, parang napakaganda, parang napakabuti.
Pero sa bandang huli, hindi naman namumunga ng mabuti. Ito sanang maisapuso natin, mga kapatid, na mag-ingat tayo sa sarili natin, sa iba, na hindi sa panglabas, hindi sa simula, madaling magsimula. Baka may magsisimula ng mamanata dito sa atin, sa Quiapo. Madali ang panglabas. Pwede tayong laging nakasuot ng Nazareno. Meron tayong nakasabit pa rito. Maraming mga palamuti na pwede nating sabihin, ako'y deboto. Pero ang magandang tanong, ano ang nagiging bunga ng ating debosyon? Kaya nga po dito sa Quiapo, sinisikap natin na ang simbahan natin hindi lang sentro ng debosyon, kung hindi sentro ng misyon. Kaya nga, mayroon tayong mga programang tumutulong sa mahihirap. Kaya nga, mayroon tayong mga gawain na nagtuturo, naguhubog sa mga deboto. Sapagkat hindi lang tayo panaydasal, hindi lang tayo panaydebosyon, kundi tayo rin dapat namumutawi sa misyon. Sapagkat ang debosyon natin, nababago ang buhay natin. Ang debosyon natin, nagdudulot ng mabuting bunga para sa kapwa natin at para sa sarili natin. Kung hindi tayo nababago ng debosyon natin, hindi ho ito pa ganap. Sapagkat para nga sa Panginoon, napakahalaga ang mabuting bunga. Kung tayo mabait lang sa loob ng simbahan, tuwing misa, tuwing nagdadasal, kulang pa po. Sapagkat kung tunay na nananahan sa atin si Jesus Nazareno, ang lahat-lahat sa Kanya, ang pag-uugali, ang pagmamahal, ang pagpili, yan ay nagaganap din sa atin. At higit sa lahat, hindi lang sa buhay natin, maging sa buhay ng ating kapwa. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang tunay na deboto, nakapagdadala, nakabubuo pa ng isang deboto. Yun po ang pinaka kakumpletuhan ng debosyon. Hindi lang ikaw ang naging deboto, hindi lang ikaw ang naging mabunga, hindi lang ikaw ang naging mabuti. Meron pa kahit isa na nakakilala kay Jesus Nazareno. Meron pa kahit isa na naging deboto ni Jesus Nazareno. Meron pa kahit isa na nagbagong buhay dahil tinanggap si Jesus Nazareno sa kanilang buhay. Yun ang tunay na mabunga. Lahat po tayo nagkakamali. Kaya nga sabi ko kanina, ang mahalaga, landing. Ang mahalaga, last quarter. Dahil lahat naman po tayo dito nadadapa. Lahat naman po tayo dito may kahinaan. Lahat naman tayo dito hindi perpekto. Kaya nga, nagsusumikap tayong mamunga ng mabuti hanggang sa huling yugto. Hanggang sa tayo'y makalanding na, makarating na sa ating kaharian ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Ireneo, isang obispo at martir, isang dalubhasa sa banal na kasulatan. At alam niyo po, may sinabi si San Ireneo, "The glory of God is man fully alive." Ang kaluwalhatian daw ng Diyos ay ang isang taong buhay na buhay. Hindi lang yung buhay na hindi natutulog o hindi, no, lalampa-lampa.
Pero para kay San Ireneo, ang tunay na nagbibigay papuri sa Diyos, buhay na buhay ang kanyang pananampalataya. Buhay na buhay ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Buhay na buhay ang Diyos sa kanya. Yun daw ang tunay na mabunga. Yun daw ang tunay na mabuti. Buhay na buhay ang Diyos sa kanya. Kaya ipagdasal natin yon na maging buhay na buhay si Jesus Nazareno sa atin. Hindi lang dito, hindi lang yung isang oras na nasa simbahan tayo, yung 23 oras pa na nasa labas tayo ng simbahan, buhay na buhay si Jesus Nazareno. Katulad ni Abraham sa unang pagbasa, ang ating ama sa pananampalataya, hanggang sa uli, hanggang ngayon, ilang libong taon na ang nakararaan. Pag pinag-uusapan natin si Abraham, ang naaalala natin, pananampalataya, pagsunod sa Diyos, sapagkat buhay ang Diyos kay Abraham. Sana sa atin din. Pag uwi mo mamaya sa bahay, pag nasa lubong ka ng anak mo o ng asawa mong hindi nakasama dito sa Quiapo, pag nakita ka niya, narinig ka niya, naramdaman niya, galing Quiapo, ang bait ni tatay ngayon ha. Galing sa Nazareno ito, aba hindi na nagmumura ngayon. Galing ito sa misa, aba biglang tumutulong ngayon. Buhay na buhay ang Diyos sa atin. Sapagkat yan ang tunay na ibig sabihin na nagbibigay papuri sa Diyos. Yan ang tunay na ibig sabihin na namumunga ng mabuti para sa Kanya. Ipagdasal natin ang bawat isa na tayo'y tunay na mamunga, na tunay na mabuhay ang Diyos sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan ng sanlibutan. Ang ating tugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha, naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mga mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong na biktima ng kawalang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at may hina. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Tahimik nating idulog ang iyo pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyupo.
ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitay na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasa ng mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagkapakasakit ni San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na tunay tayong maging mabunga kay Kristo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng limister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o limister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Nagbibigay buhay kaligtasan.
ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong mga paalaala sa managsisimba, pinaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, dilata at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Gaya ng sabi ko po, ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmisyon, magmalasakit at tumulong sa ating kapwa, mas maipakilala si Jesus Nazareno sa iba pang tao. Si Jesus Nazareno ang puno ng buhay, ang nananalig at sumusunod sa Kanya, ang tunay na namumunga ng mabuti at nagbibigay parangal sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang buhay at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramdaman